Yun, so what's up mga ka-Pigeon Nation? Welcome back dito sa Pigeon Nation Love TV. So ngayon nga ay day 3 na ng ating cleansing ng respiratory systems. So meron nga mga pagbabago dito sa loft natin ano. So tara, samahan nyo ako, papakita ko sa inyo. So ayun mga ka-Pigeon Nation, bali nagpakain na nga ako pero hindi pa ako nagtitimpla ng inumin. Hindi pa sila tapos kumain. So ito nga yung pagbabago sa loft natin ano. Tinanggal ko muna yung mga oregano dahil pinamamahayan ng higad. So madali lang naman ulit magtanim ng oregano. So ito yung mga part na to, hindi ko tinanggal kasi wala naman silang ano. So ganyan na nga ka luma yung loft natin na to. So malapit na nga bumagsak. Nakakatulong din yung oregano kasi nakasuporta sila dito sa mga brace. Kumbaga sila na yung papatibay nung loft na to. So tingin ko di natatagal to. Iwan ko lang kung kaya na kakayanin pa ng loft na to yung south. O ilipat din natin yung mga ibon. Hindi ko lang mapag-isipan pa. Pero update ko kayo mga ka-Pigeon Nation kapag napag-isipan na natin yun. Ito nga, bali nakakain na lahat. Ito na lang yung hindi tapos kumain. Yung mga kinokondisyon natin na breeder. So tara, magtimpla na tayo ng pang-respiratory natin. And mga Pigeon Nation, ito na, magtitimpla na ulit tayo ng Betrazine Ultima. So 1 teaspoon ulit para sa mga ngayon pa lang makakapanood. So 2.5 liters, 1 teaspoon ang gamit natin sa mga ibon. So ilalagay na natin. So ayan, alug-alugin lang natin. Tapos lalagyan natin yung takip. So pagkatapos nyong magbigay nito sa ibon ay banlawan nyo agad yung container nyo para malinis at hindi magkaroon ng reaction sa mga iba pang chemicals na ititimpla natin sa mga susunod na vlogs. So ayan, ready na to mga ka-Pigeon Nation. So tingnan muna natin kung tapos nang kumain yung mga ibon. So ayan, mukhang hindi pa, kumakain pa yung iba. So nga pala mga ka-Pigeon Nation, sa tingin ko yung mga cocks ay ibabalik ulit natin dito. So hindi ko pa mapag-isipan mga ka-Pigeon Nation. Dahil mukhang hindi na magtatagal tong isang loft natin. Sirang-sira na siya eh. Update ko kayo mga ka-Pigeon Nation sa mga susunod na vlogs kung ililipat natin yung mga cocks. Tsaka nakikipagparisan kasi sila dito sa mga hen. Pang racing loft kasi talaga to eh, yung design na to eh. Tsaka yan no, masyadong maluwag sa kanila at nag-aano sila, nagkakaroon ng siga. Hindi naman to tulad ng mga racer na pwedeng gutumin. So dito, baka dito natin ilagay. Dito may mga hapunan. Yan. Makain pa nga yung ating Taiwan. So ito na ulit yung ating bagong ibon. Ayan. Kumakain-kain na siya si boss. Nakipag-date na sa kanyang asawa. So yan mga ka-Pigeon Nation, yun nga yung mga update dito sa loft. So ito yung mga tinanggal kong oregano. Pwede pang itanim. So tsaka ako na lang ibabalik yung oregano kapag hindi na panahon ng higad. Dahil ang ano eh, tsaka baka makasama din sa mga ibon natin. So ito nga pala,
kanina winelding namin. Yan, nilagyan namin ng mga brace para mas matibay. So ayan. Para hindi umaalog-alog kapag pumapasok tayo sa loob, ano, mga ka-pigeonation. So tara, pwede na nating ibigay itong ating Vetracin Ultima. So last day na nga nito. Tapos bukas, balik tayo sa probiotics. Dahil nagbigay tayo ng antibiotic, magbibigay ulit tayo ng probiotic. Then, magre-ready na tayo para sa pagbibigay naman ng pang salmonella. Kasi dapat ma-hit natin lahat yun. Yung salmonella, kanker. Salmonella, kanker, tapos respiratory, tsaka purga. Siyempre, bukas, magpapaligo din tayo, siyempre, ng mga ibon. So, kailangan, mabalik natin yung condition nila. Madilaws o magligo. Mukhang uhaw na yung mga ibon natin dito. Unahin. So, update ko na lang kayo pagkatapos kong magpainom, mga ka-pigeonation. Konting update lang, mga ka-pigeonation. So, ito yung ating foundation bird. Oh. Bara ako ng bara ako. Si Taiwan. So, alin kaya magandang ipares sa kanya? Itong... So, si Taiwan nga pala, ang pansin ko sa kanya, sa norte talaga. Mas ayos sila sa norte kaysa sa south. Kumbaga parang middle distance bird sila. So, alin kaya ang magandang ipares kay Taiwan dito? So, eto. Ay inbreed ng first overall champion. So, comment kayo mga ka-pigeonation kung alin yung bet nyo, no? Para sa ating foundation bird. So, eto. Inbreed ng first overall champion. Tapos, eto naman yung pencil line. Yan ay pencil line. Tapos, eto. Louis Chu. Louis Chu na super set winner. So, bali nga pala. Nakakuha na tayo ng anak dyan sa pair na yan. Kay Taiwan, tsaka dito. Si Snowy nga, tsaka si Poop. So, next tayo. Si Putol. So, si Putol ay South Finisher. So, ito naman ay inbreed Taiwan. Hindi tayo ubrang maglaro ng inbreed. Tapos, ito. Lahi din nung first overall champion. So, ito din. Kalahi din siya ni Taiwan. Hindi natin siya ubrang para sa Taiwan. Tapos, ito. Bata. Bali, anak yan nung pagudpud glacker natin. Hindi pa siya pwedeng i-breed. Tapos, eto naman yung pagudpud glacker. Yung pagudpud glacker natin. So, sa palagay ko, eto yung magandang ibon na ipares natin kay Taiwan. So, maganda rin siya mag-anak. Dahil nga, dito. So, papakita ko sa inyo yung anak nung ating pagod-food clacker. So, ayun mga ka-pigeonation. Bali, eto na nga yung anak ng ating pagod-food clacker. So, ayan. Isang checkered na hen. So, kaya ako napili si pagod-food na ipares kay Taiwan. Dahil yung mga anak niya ay ang gaganda. Ang ganda ng naging katawan. So, ayan yung itsura ng anak niya. So, siyang checkered na purple eye. So, bali, ang tatay nga nito is isang yung si Green, ibon natin na si Green, yung multiple pooling winner. So, bali, kamukha nga siya nung kanyang nanay. So, ayan. So,
sana maglabas ng galing na ibon si ating pagod food clacker, pinangalanan na Doug. So umuwi siya ng umuulan nung pagod food, bigla na lang siyang bumagsak galing sa langit. So tuwan-tuwa ako ng time na yun dahil siyempre nakapagpauwi ako ng pagod food, ng smash. So dapat nga sasampa ko pa siya ng bus ko, kaso kinapos ako ng budget, may 1k na bayad eh. So ito yung naging anak niya. So ang katawan, ito yung katawan, talagang puno oh. Bilog na ibon. So yung pagka-checkered niya, ito yung pagka-checkered niya, ganda ay pakpak. So sana nga tama yung ginawa kong desisyon na pagparisin si Doug tsaka yung ating Taiwan. Ang ganda ng ibon ito, ganda-ganda na ibon. So stock bird nga natin to dahil ibibreed ko to sa mga future na breeding. Bali yung ating ibon na pagod food clacker si Doug ay naglalabas ng talagang mga kamukha niya. So ito buong buo yung mga ibon. Strong back. Tapos kahit nasa stock loft lang siya, Masil yung ibon. So, ito yung pakpak. Bali, ang lahi ng ibon na to ay full bro ng first overall champion cross sa Santa Ana finisher, yung pinakamatanda natin yun. Tapos yung tatay naman niya is multiple pooling winner. So napaka-amo na ibon. So eto nga, nung bata to nagkasakit, akala ko mamamatay pero nakasurvive. Tapos ngayon eto na siya. So eto po. So ayun nga ka-Pigeon Nation, ayun ang mga updates dito sa ating loft. At nang pinasilip ko rin ng konti sa inyo yung ating breeding plan. So bago ko nga tapusin yung video na to ay gusto kong i-shoutout si Global Racing Below. Maraming salamat sa inyong suporta. At hanggang dito na lang ang video natin mga ka-Pigeon Nation. Huwag nyo kakalimutang mag-like, mag-comment at mag-subscribe sa ating channel. Hit nyo na rin yan notification bell para lagi kayong updated sa ating mga videos. Paalam!